kasi malugi. Ayun, nabeli kasi. Depende lang depende po. Sa panahon. Ano. Meron kasing lugi to eh. Pag yung mga punla mo yung dinabenta at langlakihan yung mga sili, yun eh, Van. No? Talo ka na. Okay. Bad po yung nangyari. Ngayon, may rami pong nagmilyonaryo sa Kamatis. Mm-mm. Pero bago po sila naging milyonaryo, kami nalugi muna. Mm-hmm. Ibig sabihin, sir, nung panahon na dapat... On the way na tayo kay Ma'am Lee Mesitas. Yan. Bon! Si Bon Bon. Mga kababata ako, ma-apin. So ito, papuntan Dadong Dam. Ayan yung bundok ng Arayat. Napakaganda. So sumama si Adam. Iniiwan ko na si Adam. Ayaw magpaiwan. Ano yan? Anong tawag dyan? Mamati. Sa English? Di ba sabon yan? So may alaga kalabati si Adam. Magpapakawala daw siya ng kalabati dito sa Dadong Dam. Doon na lang kay Pilali. Doon ang pakawalan yan. Doon sa farm ni Ma'am Lee. Doon pakakawalan daw ni Adam. Yan o, ginawang dilaran na rin ang paloy dito sa area na to. May gasolina tayo, boy. Babatulak tayo doon. So mga bede, ito yung bagong gawang kalsada. So alam ko to, didiretso sa ano to, sa panan ng bundok, papuntang Magalang. Yun ang pagkakaalam ko, mga kabin. Beli, ito na yung Dadong Dam. Dadong Dam. Marami pa ba na uuli rito, boy? Hira lang. Hira lang. Taginit, ano? Magtagulan doon. Dadong Dam. Ito, ganda. Diyang. Mga diyang na dyan. Bibili kayo sa halayang bakal bote. Yan, Dadong Dam, mga abeli. Ayan, pag may mga bisita tayong vlogger dati, dyan ko lang dinadala. Ngayon, may farm na tayo. Please, doon na sa farm tayo mag-meet. Doon na magkikita-kita. Yan, kay Ma'am Lee Mesitas. Nakakamay yung ilog. Ano ba ito yung daan? Sa Fork 6 papunta yung daan na to. Eh papunta ang Fork Singo saan? Sa kabila. Nagdala ka na pang 4 yun. Alala mo na kamali na rin? Ha? Ilan pa may charing? Ngayon pa lang daw naagis yung kalapate ni Adam. Nalipulo ko ako. Agis mo na. Alam mo na naman yan. Ang ganda ng ilog, mga abeli. So mga abeli, uling. Daming uling. Uleng ski. Yan ang hanap buhay dito sa lugar na to, uleng. Yung mga po nung bumagsak pata nung ano, nung bagyo. Paunahin mo na yung kotse dyan.
Dati maabili itong daan na to, maputik. Kaya natatakot ako dating pumasok dito kahit sabi mo nakasingle na motor ka. Sobrang putik pag umuulan. Pero ngayon dahil lahat ay naano na ng load. Ah, meron parang construction company dyan, no? Ah, ginagawa yung daan. Sila yan. So yan mga kabeli, kaya pala maganda na yung daan dito. Gawa ng may mga anong tawag doon daan? Yun. Bako. Bako. Saka truck. Eh, yung isa, anong tawag doon? Mixer. Mixer. Ah, yun na. Yun na, construction company. Sila yung gumagawa ng daan dito. Papunta doon sa sinasabi kong lugar. Yung papunta doon sa Magalang area. Ganda ng daan eh, gusto ko sana dali si Whitey, kaya lang inalala ko, gano'n. May kubo mga kabeli oh. Kahit gano'ng kubo sana sa farm, poy, no? Sawali, para pag nandiyan sila misis, saka yung mga bata. Hindi, doon pa yun poy. Para pag nandiyan yung mga bata, may matutulugan, ayun kahit gano'n oh. Gaganda ng mga kubo rito oh. Apoy, gaganda ng kubo dito. Saan? Dito? Kaya lang, sa kubo lang kasi, magkano din ang budget? Oo, ng mga 100,000. Samantalang, yung 100,000 mo, pag nagpagawa ka ng batong bahay, malaki-laki na yun. Dalawang kwarto? Dalawang kwarto na yun. So sa bahay, pag nagpagawa ka ng bahay, mga Benny, kahit maliit lang, yan na, yung 100,000 mo, bato na yun. Kesa sa, yung kubo kasi, sabihin natin yung kubo, mga 5 years, 6 years, tatagal yun. Pero kung bato na yung pinagawa mo, mas okay. Tatagal na siya, pang lifetime. Yan o, mga kabili, may swimming pool dyan o. Mas malaki yung swimming pool dyan. Yan na ba kayo, dahil doon pa sila, Ma'am Lee. May lichunan din. Kaya mga baby. Nilagyan nila ng ano eh, no? Tukod. So yan ang pinapasok ni Ma'am Lee. Ay, kubo? Sa gabi. Ay, eto. Hindi, eto yung nabibili na kubo eh. Kaya mga baby yung kubo dyan, no? Yung nabibili yung kubo. Yung pang rest house talaga. Doon. Bye. So yan mga kabili, pag generate mo yan, labas mo dyan. Eto na yun po eh. Ah, sa kabila. Daming papayo, nakikito ko si. Ayan, ayan. Hindi, eto na yun. Eto na yan po eh. Ayan na. Oo. Oh. So mga kabili, si Ma'am Lee kasi nagkano siya ng mga sunflower. Sunflower niya mga kabili. Yan open to public to mga kabili. Yung gustong pumasyal dito, magpa picture taking dito sa mga sunflower niya. Opo. Welcome kayo rito. Ayan. Tapos may kubo na rin pala siya. Gaganda ng sunflower ni Ma'am Lee ah. Ang dami silid mo, kuha ka. Oh, ha? Kuha ka puno, tanim na natin sa farm. Para may silid na tayo doon. Hindi, hindi, matatapang yung aso na yun. Yung mga aso. Oh, Beli, natakot si Adam. Bay tayo mo ng pakawalan. Ah, yung isa na lang. Sige, pali pa rin mo nga. Adam. Nasaan? Ito? Sabay mo na, para dalawa sila. Uwi yan? Hindi.
Mga Belly, kasidlings yan. Ma'am Lee, kasidlings pa support mga ka-Belly yan. Kararating mo lang. Mga 5 minutes ago. Nag-deliver ka kay mga Sir Jimmy? Mm-hmm. So yan mga Belly, galing siya kay Sir Jimmy Speaks yata. Support. Support, support. Support ko, kailangan ko. Yan, ganda na mga sunflower mo. Hindi mo din na lang yung pamilya mo, sir. Wala, nasa Bulacan eh. Bukas, dalawang set ako sa Guagu eh. Ito yung chef po natin na raw. Nako, nalahi mo. Nako, ako pa mahalo. Wala mo na pa inibitahan to. Ayaw pumunta. Hindi mga Belly, busy din tayo sa farm saka sa mga activity natin. Makikita ko ang dami mo ano, no? Maraming skating. Ah, Belly ah. Sarap ng kape. Ewan ko ba bakit pag napupunta ako sa mga farm at pinagkakape kami, eh, parang iba yung lasa, ma'am. Kita mo kay ma'am, Sir Jimmy, pag pumunta ako doon, gustong gusto ko yung kape nila. Okay. Hindi ko alam. Kasi ako sanay ako sa kape ko eh. Kaya pag nakakatikim ako ng ibang kape, parang... Black lang kasi kami rin. Oo. Oh, kahit saman sila, Kuya Jimmy, black sila eh. Black coffee. Yan, mga ka-Belly, yan totoo. Tapos meron tayong isang magandang katabi. Yan, napahingi. Anong pangalan mo ate? Angel. Angel. Sila ba yung dati na pumupunta ako dito? Ayun. Kamusta kayo? Ayan, si Boss Sandy oh. Boss! Napapanood ko yung mga vlog mo sa papaya. Eh mga Belly? Ayan, si Mr. Nika Sidlings yan. Andy. May channel ka na rin, wala pa. Yung, kayo pa rin dalawa. Okay. So, pili lang kami ng puno. Boy, kahit mga tatlo lang siguro, Madre de Agua. Pambakod lang. Lalagay ko sa bakod, ma'am. Tsaka pagka, ano na yun, pwede ka na mag-cutting. Oo nga. Pwede ka na mag-cutting. Yan, nakapili. So, eto ma'am, sweet tamarind. Ilang years bago mamunga? Mga 2 years, pero pinaka the best niya pag bungay mo talaga siya. 3 years. 3 years? Oo. Pili ka na lang ng, pili tayo ng malaking ano. Ah, sige. Yung pinaka puno. Pinakamalaki yung puno. Kasi mas ano. 3 years eh. Paano ko namunga siya ng 2 years? O di wow. Swerte mo. Ay, swerte na pag namunga siya ng 2 di, years. Pwede po. Pwede siya mamunga ng 2 years. Mm-hmm. Kahit apat siguro po yun ha. Ayun. Ah, masarap na klase ito. Yan. So dito kasi sa Pampanga, Ma'am Lee. Sa totoo lang, nauso ang sweet tamarind eh, no? Oh, yun po yung may kasalanan. Ilang piraso tong punla mo na to na diniliver sa'yo? Nakakaano na po siguro ko, nakaka 1,000 lang. Ang galing, arayat lang yan. Oo, oo. Misa nakasalubong kitang kandada eh. Saka arayat, pumupunta. Tapos nung nakaraan may nag-order sa amin ng ano, magalang. Hmm. So sa ganito ka laging punlaan, magkano kinikita mo? Secret. Malakas kumita, malakas yung malugi. Ayun, Belly kasi. Depende lang depende po. Sa panahon. Ano. Meron kasing lugi to eh. Pag yung mga punla mo yung dinabenta at langlakihan yung mga sili, yun eh, ma'am. No? Talo ka na. Okay. Sema. Bad po yung nangyari. Ngayon, mayrami pong nagmilyonaryo sa Kamatis. Mm-mm. Pero bago po sila naging milyonaryo, kami nalugi muna. Mm, ibig sabihin, wala. Sir, nung panahon na dapat mabili yung Kamatis, walang bumili. So yung punla namin, 1,000 tray ng Kamatis. Nasira sa akin. So kung bibili mo yung 1,000 tray, 180,000 na yun. 180,000? Laki din pala ng punan, mga Belly. Mm. So yun, yung nalugi sa atin. So yung nalugi tayo, wala nagtanim. So yung kukunting nagtanim. Sila nanalo? Sila yung nanalo. Marami nagmilyonaryo ngayon sa Kamatis. Yun. Isa, so tayo, so isa na rin si Ma'am Lee doon. Hindi po. Tayo yung kita natin kapag naging mabenta po yung ano, punla. Mm-hmm, tapos ito kagaya nito, bago nating racket. So kahit mga, imagine mo kung halimbawa kikita ka na lang dito ng 20 pesos sa isang puno. Mm-hmm. Eh kung 1,000. Meron pong order kaming 3,000. So mm-hmm, magkano na rin. Pera na rin po. Pero itong punlaan mo na to, gano'ng karaming punlaan kaya ng... 7,000 na punla. Tray. Yung tray na ano kanina. 7,000 trays times 128. So ganun kadami yung kaya niyang i-produce na seedlings. Hmm. Pero this year, talo ka talaga. Malaki na talo mo. Lahat po ng punlaan. Lahat ng punlaan. Kasi yung panahon na dapat bilihan, oo. Hindi nagtanim yung mga farmers. Maraming factor. Pero
Napapanood ko sa vlog mo, namimigay ka na lang ng punlan ng mga nakaraan, ano, gawa ng, kesa sa itapon, opo, mapakinabangan ng iba. Pero, yun yung ginawa namin, ano, yung ginawa namin last time na naglumaki yung mga punlan natin. Mm-hmm. So, pinamigay natin sa farmers. Uh-oh. Nagmilyonaryo sila. Oo, naiwang ka. Naiwan ako. Yun, at least, napakinabangan nila, hindi ka nila makakalimutan. Ang dahil sa'yo, hindi naman na sila. Yan. May konti na kinabang, pero hindi naman po. Biro lang yun. Ayan mga beli, yun ang istorya ng isang punlaan. Masarap magpunla, kaya lang, pag yung time na may panahon na puro palwal ka. Totoo po yun. Totoo yun. So, si Ma'am Lee lang, kinakaya niya kasi ito, galing sa abroad to, may pondo talagang malaki to. Kaya, bakit? Ayan, ayan mga kabeli. Ayan, sa mga viewers natin na gustong mag-start ng punlaan, yan, panoorin nyo yung YouTube channel ni Ma'am. Meron siya mga tutorial doon. Saka sa gustong umorder ng mga punla, lalo na kung may mga bukid kayo, may mga farmer, farming ba? Tawag doon? Farm. Farm. Yan, na gusto nyo magano. Yan, pwede rin sa kanya. Tamarin po, magandang sweet tamarin. 2 years lang mapapakinabangan mo na. 3 years. Pinaka 3 years. Ayun. Mag-start ka na makinabang. Pero nagbebenta ka rin ng mga, yung mga buto lang. Kung kunyari malayo sila. Hindi. Marami naman online shopping. Pero sa amin hindi. Hindi. Ayun. Baka umaman ako. Pag- okay mga beli, pipili lang. Nakapili na ba kayo? Ito, malalaki. So ito ma'am, kahit sa matubig na area, mabubuhay na siya, no? Hindi ko lang sure sa matubig siya, pero kung kahit sa mabuhangin, wala masyado sa sasya, buhay siya. Ayun, mm-hmm, napansin ko sa kanya. Ayun, okay. Sa bagay, yung area namin medyo nawawala na yung tubig. Kung, eh, kung matubig yung area mo, sir, pwede mo siyang itaas, then kumpulan mo ng lupa. Lupa. Yun yung pinaka best option mo. Best ano mo. Para maano natin. Para hindi ka na maghuhukay tapos may tubig. Opo. Pwede mo siyang i-ano, pwede mo rin siyang lagay sa drum na may malaking butas. Ah. Ito importante. Nakaang. Tapos yan, mga talong. Ano yung mga pula, mga talong? Talong, kamatis? Talong, sili, kamatis. Paunti-unti po kasi off-season pa lang. Oo. Pero okay naman. Mm-hmm. Ayan, Madre de Agua mga kabeli, nanuhan tayo ni Ma'am Lee. Yan, kumuha na rin tayo para sa bakod. Sige, giveaway na lang po yan. Wala lang po yan. Sabi mga beli, punta kayo rito, may giveaway kay Madre de Agua. Yeah, ikaw lang. Ayos mga beli, so si Ma'am Lee, kaibigan na natin dati pa nung nag-i-start pa tayo sa vlogging. Kaya, yan, pasyalan nyo po itong farm niya. Yan, meron siyang, sunflower. Ano yan? Sunflower, trial lang yun. Trial, tinatry natin yung kung gaano kaganda yung market. Pero hindi natin nasikaso, pero ang masasabi ko, may potential siya. May potential, dito sa lugar natin. No? Lalo na dyan sa'yo dahil marunong ka mag-alaga ng mga bulaklak. Kaya nga. Tsaka yung may potential tong area natin na maging ano, farm tourism. Hindi lang farm tourism. Sa buong ano, etong area natin. Napakaganda ng lugar natin. Tsaka yung bundok. Bundok. Sabi ng mga nakakausap ko, ang kayamanan natin is bundok. Pwede. Bakit? Kasi sa bundok pa lang panalo na tayo. No, yun na nga. Hindi ko na-appreciate yung lugar natin. Uh-oh. Pero nung nasimula akong tumira dito, tapos pagising mo, bundok. Parang so, yun din na nagpusagan kung bakit ako nagtayo ng mini farm natin mga kabeli. Dahil sayang yung lugar ng matagal na pinagpaguran ng mga magulang ko kung correct, hindi namin magagamit at hindi namin pagyayaman yung magkakapatid. Yun yun. So, hanggang sa, siguro hanggat nandun yung lupa na yun, yung mga pamangkin hanggang apo-apo, abutan nila yun, di ba? Sana hindi nila ibenta. Hanggat nandito ako, ma'am, hindi ko ibibenta. Okay, nasaan yung lemon ba yan? Yung lemon. Boy, meron tayo kahit isang lemon lang. Yan, bumili na rin tayo ng isang lemon seedlings para... Yan, minsan nagagamit natin sa ating mga pagluluto. Ayan. Yan. Yan, pwede yan sa malapit sa kubo. Ma'am, minsan pasyal ka sa farm ko para makita mo yung area ko kung anong mga alaman gusto kong itanim na pwede sa atin. Sige, Chef. Message po ako sa inyo. Okay mga beli, so hanggang dito na lang yung vlog ni Shepe, mahababa na yung video natin. Ayan na, isang napakagandang farm ang pinasyalan natin, yan na, Kasidlings. Yan po, pasupport po mga kabeli, YouTube channel niya, Kasidlings, nandito po sa YouTube, sa video natin, lalagay natin. Thank you.